pulis, pati military, pati mga barangay, na pagkakinulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay tayo sa alanganin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot, matapang na pangulo at handa na makipag ngayon mga kababayan, ang dami nga pong tao ngayon dito sa soft opening ng Dolomite White Sand, no? Ngayon po ay Saturday. Ayan, daming dinagsal ng mga tao ngayon ng soft opening ng Dolomite White Sand, mga kababayan. As you can see, andan na po yung mga kapulisan dito, yung mga Coast Guard. Ayan, tsaka sa pinakadulo po talagang inaabangan, no? Nag-aabang talaga ngayon yung mga tao. Ayan po. Grabe, soft opening po ng Dolomite White Sand, no? Pati yung mga media po ay narito na rin sila. So, kung see, marami mga tao talaga dito. Ayan. So, hindi kayo makakapasok kung wala po kayong face shield, mga kababayan. No? Walang face shield. Hindi po kayo makakapasok. Ayan. Ayan po yung ating sitwasyon ngayon dun, kalagayan ngayon dito, mga kababayan, sa may Dolomite White Sand. Idol, okay lang magpa-drone dito, no? Oh. Okay lang, tumawag mamaya. Ayan, so mga kabayan, no? Yung mga ating kababayang mga gustong-gustong pumasok at makita at makaapak sa Dolomite White Sand. Ayan, ayan po. Ayan mga kababayan, grabe to. Ito yung entrance ng Dolomite White Sand Phase 1. Daming tao po mga kababayan, grabe. Ayan po mga kababayan, no, yung soft opening. Talagang ayan na. Kailangan na pong ano, kaya ayan magbubukas na po ang Dolomite White Sand, mga kababayan. Ayan na po. Sa pulis, pati military, pati mga barangay, na pagkakinulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay tayo sa alanganin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot, matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangan pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan. Sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan. Dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong. At pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Dikong. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil
dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na magbubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon, kahit siya'y masagad, at pinipilit niyang lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Bilang kayo, pati siya ay gusto na ring sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat, tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Diiindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidente, di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala nyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Isang mabuti at matipunot, matapang na pangulo, at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa, sa dami ng naiwan na problema'y hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan, kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at buyat, lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari, sa dami ng nagawa, yung ding dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta, handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos, di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan, tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig, pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan, sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan, dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya, na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong, at pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon, kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinasabi.